Nasa studio po natin si Anna Lane Revilla. PA po siya, idol. Hindi po namin babanggitin itong artista. Bata pa to. Kasama siya sa Star Magic. Mahaba yung pag-uusap namin. Maiyak-iyak siya. Nagmamakaawa siya. And I have to respect it. However, nais ko rin pakinggan itong reklamo ni Miss Anna Lane Revilla. Siya po yung PA nitong batang artista sa Star Magic. Ma'am, wag ko kayo mag-mention ng pangalan ng okay bata. Yun po'y kahilingan niya. Kasi hindi pa naman natin sigurado kung magsasabi po kayo na totoo hindi. Okay po. Tama. Ano po itong reklamo niyo? Hinggil po sa reklamo ko, siguro po sa pagiging abusado po, ganun. Tapos sino po ang abusado? Yung artista? Opo, si ma'am po. Paano naging abusado si ma'am? Kasi po, idol, ang pinasok ko po talaga sa kanya is pagiging PA po. Okay. So, ako naman, familiar naman ako sa ginagawa ng PA kasi may mga kaibigan din po akong PA. Kaya okay. Nga po, na-recommend ako ng kaibigan kong nag-PPA din sa isang teen star. Ang naging verbal agreement lang po kasi wala akong anything na record ganun. Okay. Ang naging usapan po namin nung artista po is mag-i-stay in ako sa kanya. Parang nga kapag may mga taping, hindi na hassle pang kontakin po through phone. So, nandiyan po, na kayo agad-agad. So, pumayag po ako na mag-stay in sa bahay niya. And then, ang naging condition lang naman po niya is since nakatira ako sa kanila, kikilos kahit papano. So, siyempre para po sa akin, kahit kamang kanino ka makitira, kikilos ka talaga. Okay. Ganun po. Ang nangyari naman po kasi, habang tumatagal yung panahon, palala ng palala kasi parang nararamdaman ko, parang PA ba pinasok ko dito? Kasi po... Bakit po? Paano nyo nasabi na palala ng palala? Ang ano po yung palala? Kasi po, kasama namin sa bahay nila is yung mama niya and then yung kuya niya. And okay. Then yung kinakasama ng kuya niya. So, simula po nung dumating ako doon, ano na, halos hindi na po sila kumikilos. So parang ang dating, parang naging kasambahay nila ako. To the point na, halimbawa po every morning, halos hindi pa ako nagkakape or what. Naglilinis na ako ng mga dumi ng aso, dalawang aso. Tapos minsan pinapaliguan pa sila. And then magwawalis ka, maglalampaso, maghuhugas ng tambak na hugasin, maglilinis ng banyo. Kasi kung yung kwarto lang po ni dati kong amo, yung pag-uusapan, okay lang lang po sa akin kung ipaayos niya yung mga gamit niya. Kasi nga, pag mga taping, syempre mga damit, importante. Pero yung buong bahay po nila kasi, halos ako na po yung kumikilos. Yes, kala ko ba may driver po sila? Yung driver naman po, uwian siya. Pero tumutulong din po? Hindi po, ako lang po talaga. Wala, ikaw lang kumikilos? Yes po. Yung pong kapatid niya lalaki, hindi po kumikilos? Hayahay po eh. Isa rin po kaya po dun sa letter, sinama ko yung pangalan ng mami niya saka ng kuya niya. Kasi grabe rin po yung nanay niya saka kuya niya. Unang-una po, yung kuya niya, call center agent yon. So magdadala ng mga barkada sa bahay, magiinuman. Ayun po, parang uminom lang sila sa bar na pwede na sila umuwi after. Ultimo yung pinag-inuman nila, pinaglutuan ng mga pulutan, sa akin po nila inaasa. Okay. So, ang dating po, kapag hindi ko naman nilinis kasi, ang dating po dun sa boss ko nga na babae, na teen star, hindi ako kumikilo sa bahay. Bakit itong kapatid niya lalaki hindi ko kumikilo? Batugan? Batugan po. Eh, ba't hindi ka nagreklamo na, iha, ano ang tawag mo dito sa boss mo, mas bata sa'yo to, sobrang bata to? Yung, kasi baka malaman, may pinakatawag po ako talaga sa kanya. Pero, may tawag ka sa kanya? Yung Tagalog ng pangalan niya. Alam niya yon na ganun tawag ko sa kanya. So, minsan, ma'am po, minsan yung word na yon. Yung mami niya, yung kanyang kapatid at yung kinakasama ng kanyang kapatid, never sa isang bahay lang, ikaw lang talaga. Yes po. Tapos, kumikilos. Siguro po sa loob ng isang buwan yon, ganun yung sitwasyon ko. Tapos, sinasabi ko sa mga tita ko yon. Yung mga tita ko, pag di mo na kayo, malis ka na. E ako naman po, sir, kasi ano, idol. Oo nga naman. Sorry, mama. Layasan mo na pag ganun. Mga batugan pala yung yes, mga kasama mo sa bahay. So, ang nangyari po kasi, idol, parang nagpaka ano ako, superhero na, di kaya ko pa po, sige po, baka may pag-asa pa, ganito ganyan, baka pag lumipat nga sa bagong bahay, magbago, baka kumuha na ng kasambahay talaga. Eh ang nangyari po, mukhang wala po talagang bala kumuha ng kasambahay kasi nung lumipat po kami ng dun sa townhouse na nabili nung actress, pabiro pero alam ko may laman, sabi, paano ba yan, mukhang malaki-laki lilinisin ni Ate Ayin. Ganun. Sinabi po yon? Yes. Seryoso? Seryoso. Tapos yung nanay niya, parang naramdaman na off, parang naano ako nagulat. Parang nagpakaano na lang na, ay hindi, wag kang mag-alalayin, tutulungan kita. Which is, parang natawa ako kasi. Hindi, kasi ito, bata isip to. Bata lang to eh. Yes nga po. She's very young. So, kuminsan kasi mga bata, lumalabas sa bibig nila na hindi naman talaga nila kagustuhan. Yes. Pero, hindi po pwedeng excuse yan.
na dapat, lalo pat artista ka, iba ng diskarte dapat ang gawin mo. Opo. Dahil tinitingala ka na. Yung naging PA niya po kasi ako, sunod-sunod project niya. Kaya halos, so, ibig sabihin mo, swerte ka kung tutuusin? Kung tutuusin po, sobrang... O, nung, bakit niya ginaganong ka kung ikaw palang agimat niya? O. Nung una nga po, naging PA niya ako, siguro mga first week, sobrang kinikilig pa ako. Parang, wow, PA na niya ako, yung ganun. Oh, kasi idol mo siya. Yes, parang ganun. Saka ng mga pinsan okay. ko po, sobrang... Maka-crush ano mo pa siya? Yung pinsan ko lang crush siya. Parang ina-idol. Ganito rin, no, para maging patas tayo, Ma'am Annalyn. May mga sinasabi siya sa akin na gusto ko lang iparating sa'yo. Okay, okay po. Mabait daw sila sa'yo. In fact, na at the same time, sorry ah, yes, ikaw raw ay abusado. It was a time na binibigyan ka raw diyan mo ng mga damit, sapatos, ano? Opo, opo. Patapos mo lang ako. Oh, sige po. Minsan daw binigyan ka niya ng sapatos. Yes po. Hindi niya alam kung anong brand yung sapatos na binigyan niya sa'yo. Kung... Sabi mo raw, hindi bagay yan. Ang gusto ko yung Puma kasi yung Puma mas mabagay sa suot ko. Hindi naman po ganun. Okay lang. Tapos there was a time na pagdating po dun sa taping, alam naman daw na lahat ng production crew na hindi ho siya kumakain sa taping. Yes po. And yet, humingi ka ng pagkain doon, parang doon niya, grabe. At ginagamit mo yung pangalan niya para humingi ka ng food. And then, it was a time na mag-request siya daw sa iyo na tumulong, ayaw mo raw, in fact, kuminsan daw, ang gusto mo raw gamitin, baso raw ng nanay niya, plato ng nanay, kutsara ng nanay niya. Wow. Yun po yung pagkasabi niya. Okay po. Para po sa akin, kaya ako natatawa. Kasi dumadating na siya sa point na binabaliktad niya ako. Okay. Unang-una po, yung sa sapatos po. Sa maniwala kayo sa hindi, almost 50 pairs ng sapatos niya nilabhan ko po. May mga video naman po ako eh. Tapos yung kamay ko noon, nagsugat. Pero dahil bago lang ako sa kanya, okay lang sa akin. Parang okay, sige, pinalaban yung sapatos niya, okay. E, ba't mo nilaban? Ang dami naman noon. Meron naman dyan yung naglinis ng mga shoes. Sa mga mall, naglinis ako ng po, shoes. Alam niyo sa ba't sarili, di mo nandalhin doon? Ano pa lang po sa ano, mga 1 week wag pa lang ako sa kanya. Ba't mo nilinis din? Ba't ka pumayag? Yun nga po eh. E nagpakapartir ka. Yun nga po. Parang no, kung ano yung inutos niya, parang sinunod ko para lang, para ma-impress nga siya eh. Parang okay to ah. Ganun. Ang tendency okay. naman, habang tumatagal nga, inaabuso na niya ako kasi. Ba't ka nagpaabuso kasi ma'am? Yun nga po. Na, ba't di mo kinausap yung nanay niya kasi nakakatanda? Eh ito bata kasi yun to. Yun po. Yung about po sa paglaba ko ng sapatos, alam po na nanay niya na ganun karami. Wala po kasing... Anong klase mga sapatos? Curious lang ako. Marami po eh. Adidas, Converse, Fila. Yun nga po. Yung... Ayun natin, ibibigyan sa'yo yung Converse, kaya lang gusto mo yung Puma. Meron ba siya mga binigay sa'yo mga damit? Yun po yung mga pinaglumaan nila. Tapos more on dress yung iba. Yung iba po apartment. Eh, hindi mo ma-appreciate. Hindi makakash yung damit kasi yeah. payat siya eh. I mean po, idol. Sorry, mama. Hindi, anong nangyayari po? Alam po nila na... pag may pinaglumaan sila or something, nire-receive ko pa rin to the point na alam nila, pinibigay ko po yun sa mga mag-anak ko. Ah, okay. Good. Kasi alam ko naman po talaga hindi mag-aasya. Ma'am, anong gusto nyo mangyari? Anong pwede natin gawin? Pinakabuod ng inyong pong reklamo? Masasaat na salita. Tapos yung nag-recommend sa akin, inunahan niya ako doon. PA din yun ng Teen Star. Meron ho ba siyang mga pinakalas sa social media para pwede natin siya madimanda? Kasi... kahit na lang makaawa siya, kahit na umiyak-iyak siya, ayaw niyang mapabanggit ng pangalan. Pero kung meron po siyang binayolate sa batas natin, tulad nitong nagpakalat siya ng mga kung ano na sa social media at paninira, that's libelous, then tutulungan kita 101%. Yung about po sa Messenger, meron po akong ebidensya na yung kaibigan ko po na PA din ng isang artist, close kasi sila ni... Ma'am, meron ba sa social media na sinisiraan ka? Sa social media po wala po, pero... sa dun sa kaibigan ko through Messenger po na nagnanakaw daw po ako. Yun po mga binanggit niya na binigay sa akin, pinalabas niya ngayon dun sa ibang tao okay, na ninakaw ko. Kapag halimbawa merong ganun talaga, may screenshot ka. Yes po. Na sinasabi niya nagnakaw ka na kahit hindi. Yes. Sabi pa nga niya, "Di Brad, i-check ko yung CCTV namin. Kung talaga may kinuha yan, ang dami namin nawawalang gamit." Okay. Cyber libel po 'yan. Then hindi ko siya patatawarin kahit na yun nga po yung point eh. Alam niya may CCTV po doon sa bagong bahay niya. Bakit ko naman gagawin magnakaw? Alam ko may CCTV din. Sige ma'am. Yun po. Kung ipapakita mo sa amin yung screenshot, yes po. Then didemanda natin siya ng cyber libel. So po yung mga sinasabi niya po sa akin talaga na PM po. Like, patay gutom ka kasi, mga ganun. Sinabi tapos, niya? Yes po. Meron kayong ebidensya? Yes po, meron po, idol. Saan? Nasa cellphone ko po. Ah, okay. Eh, maldita pala itong bata. Sobrang po. Maldita po. Idol, para lang malaman niyo po, 7K a month lang ako dyan. Tapos, ay, mali. Usapan lang po namin maling, yung mali, PA sobrang lang mali. Po. Sobra tapos, po. Ilang oras ang trabaho mo sa kanya?
umabotan almost 24 hours pag taping. Ah, hindi na. Hindi na yung 7,000. Isa cyber libel mo, tutulungan kita. Oh. Or mag-ayos kayo. Kasi ang request niya, gusto niya makipag-ayos na lang daw. Yun nga po. Pati mother niya. So pag-ayusin ko na lang kayo. Kung hindi siya pumayag on your terms sa pakikipag-ayos, then pwede ka mag-cyber libel, okay. Tutulungan kita. I-expose ko siya. Pero mas maganda, ma'am, usap kayo siguro off-air. Pag-usapin kayo off-air dyan sa telepono. Okay lang po sa magikinig akin, lang kasi... po ako. And then in the end, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Okay? Opo. Pero ayoko kasi may naapi. Eh, dito, yes, ma'am, mukhang ikaw nga ang talaga naapi. Mag-usap na lang kayo. Baka pwede niyo ayusin to. Hello, Manika. Uy. Diba, sabi ko naman sa'yo, may tamang oras para sa lahat. Oo nga. Alam mo yung naging palitan natin ng text messages, yes? Ang sa akin kasi, Manika, gusto ko maputol na sa akin yung ganyang pag-uugali mo na sana matuto ka na hindi porket tauhan mo. Parang... Intindit ka naman namin na pamilya. Alam mo naman yun kahit papano. Alam mo yung napanood ko, okay lang ako lang yung idamay mo, pero si mama, alam mo naman kung paano ka tinrit ni mama, di ba? Yun nga. Alam ko yun. Alam mo, Manika, hindi lahat ng sinasabi sa'yo, yun yung totoo. Kasi kami lagi naiiwan sa bahay. Pero ang akin lang kasi, ayun, napikon lang ako nung sinabi ko naman sa'yo na dinamay mo yung nanay ko. Tsaka sinabi mo sa akin na walang mawawala sa'yo. Sa akin, maraming mawawala. Alam mo, forget artista ako. Yes. Kasi ganito yun eh. Kumapagsalita ka sa mga tauhan mo. Actually, alam mo, hindi lang nagsasalita yung driver eh. Kasi may pamilya yung tao. Oh, para sa akin... Wala naman, ayan, kasi nangyari na lahat, na-ere na lahat, wala na ako magagawa dun. Manika, makisingit lang po. Ang gusto niya kasi, number one, pag-usapan ninyo na pinagkakalat mo na siya nagnakaw na hindi naman totoo. Hindi ko po kinala. Medyo nausap lang po ako na alam kong gigit na po sa aming dalawa. Hindi po ako nag-poster at may screenshot po. Kapakita na lang, yes, po na ayan ninyo. May screenshot daw na sinabi yung magnanakaw siya. Yun, pwedeng gamitin yun para ma-cyber libel ka. Hindi po ako nagsabing magnanakaw siya. Ang sinabi ko po, may nawawala po akong mga gamit, sir. Hindi ko po siya pinos or anything. Nag-private message po ako. Pero hindi mo binanggit yung pangalan niya? Binanggit mo? Alam po. Nagtanong po kasi ako about ayan po, sir. Pero hindi ko po pinagkalandakan, sir, na ganun yung nangyari. Okay, so in other words, hindi to kumalat sa social media na pinangalanan mo siya bilang isang magnanakaw ng mga gamit mo. Wala po, hindi ko rin po. Okay, walang cyber libel doon kasi hindi pala na-i-post. Ikaw okay lang daw pagsilbihan niya, no problem. Eh kaso, pati daw yung kapatid mo na batugan sa kalibin partner niya, pati mama mo, pinagsilbihan daw niya, mag-isa lang siya. Hindi naman fair yun, Manika. Hindi naman po, sir. Pero nandun yung kapatid mo at saka yung live-in partner niya. O, ba't di kumikilos yun? Sir, bakit? Kumikilos naman po, sir. Laki po kami sa hirap, sir. Wala po kami mga katulong. Marunong po kami sa bahay lahat. Kahit ako po, naglalaba rin po ako minsan. Wow naman, Manika. Alam mo yan sa sarili mo. Siguro, ayun, kung talagang gusto mo makipag-ayos, siguro hindi ganyan yung sagot mo na parang wow, ganyan. Kasi alam ko, pagtatanggal mo yung sarili mo eh. Alam mo, hindi totoo yan. Sino nagla... Di ba ang gusto mo magkaayos tayo? Kung ano yung sasabihin ko, pwede mo sa akin sabihin na huwag mo akong sarcastic na wow, kasi hindi tayo magkakaayos kung ganyan. Sinabi mo kay Sir Rafi yung side mo, pasalitain mo din ako ng side ko. Wala naman akong dinedenay eh. Gusto ko, kung kailangan mag-sorry, sincere kayo. Ganun. Manika, siguro konting apology lang ang kailangan. Sorry po ako after po ng text namin. Ang na-reply niya lang sa akin, sabi ko, mainit ulo ko nung time na yun. Nag-sorry ako, may screenshot ako. Ang nireply niya sa akin, may tamang oras para sa lahat. Yes, totoo. Nag-sorry ka. Pero bakit ko nasabing hindi ka sincere? Kasi nag-chat ka, bakit kasi kailangan pa amo yun magpakumbaba? Yung mga ganyan-ganyan. Sabi mo sa akin kanina, gusto mo na makipag-ayos? Tama ba yun? Hindi ko gusto makipag-ayos. Dumulog ako dito para sa mga sinasabi mong paninira sa yung mga pang-aabuso nyo nga sa akin. At tingnan mo na, meron kang gustong habulin. Kasi una, ma'am, kala ko meron cyber libel, wala naman palang screenshot na kumalas sa social media, pinagbibintang ng magnanakaw. So, walang kaso tayo doon cyber libel. Now, pangalawa, siguro, doon sa aspetong hindi ka nababayaran ng sapat dahil sabi mo 24 hours a day ka nagtatrabaho. Siguro po, at ganun. 8,000 lamang. So, 7,000 a month. 7,000 a month. Siguro doon, Miss Manika, ayusin mo na lang yung problema doon. Okay. O di, okay ka na doon. Babayaran niya yung mga kulang. Okay lang yun, Ma'am Manika? Okay po, sir. Okay na sa'yo. Ano pa? Ano pang gusto mo? Yung gusto ko lang, yung sincere na parang, sana yung pag-uugali nilang ganun, hindi na maranasan ng iba. Okay. So, Ma'am Manika,
Yun daw, yung maging yes, sincere ka na makipag-usap sa kanya, baka gusto mo siyang kausapin. At yun, kung gusto mo sincere, ako mismo tatawag sa'yo, hindi yung ibang number. Ikaw, kung willing ka talaga, kung sincere ka, at least maririnig din nila. Alam mo yun, Manika, sobrang tinuring itang nakababatang kapatid. Kaya yung... Alam ko, oo nga, alam yes. ko. Pero I think kasi, kung sincere talaga ako, hindi kailangan madaming nakakarinig eh. Ah, ganun ba yun? Oo, Ate Ayin. Hindi ako ganung tao. Hindi ako magsusorry porket marami nakakarinig. Magsusorry ako dahil gusto ko. So, hindi mo nga kaya na magsorry kahit ngayon? Ate Ayin, kaya ko magsorry. Pero kasi sincere yung gusto mo, di ba? So, galit ka? Hindi ako galit. Kasi ganun yun, Ate Ayin. Hindi magsusorry ang tao dahil marami nakakarinig. Kung gusto mo ng sincere, yung kayo mismo, kayong dalawa. Bakit may mga taong nagpa-public apology? Kung para sa'yo, hindi sincere hindi yung ganun. Sorry ha, hindi ko na-get. Kasi kung gusto mo talaga yung sorry ako ng sincere sa'yo, Ate Ayin, hindi kailangan marami nakakarinig. Doon mo dapat malaman na yun ang totoong sorry. Ma'am Manika, hindi. Yeah. Kasi yung public apology, it's a sign of humility. Yeah. It's a sign of sincerity. Pinapababa mong sarili mo at ina-admit mo yung iyong kasalanan sa publiko. That is a sign of sincerity as opposed to kailan dalawa na pwede naman kayo maglulukuhan lang. Diba? Dahil dalawa lang kayo nakakaalam doon. Ang gusto kasi ni Madam, kasi napahiya siya sa mga kaibigan niya, doon sa mga kung ano-ano mga kumalat na mga pananita. In public eh. Hindi natin masabi, Manika. Siyempre, yung mga nakasama natin sa taping, hindi yung magsasalita kasi ayaw nilang madami sa gulo. Pero alam nila yon kung ano yung mga... Teka muna, Ma'am Ayin, umorder ka ng pagkain na ginagamit ang pangalan niya. Isa pang issue yan, Manika, ah. Nakaka-offend yun. Yung sa taping, oh, hindi ka kumakain, diet ka eh. Pero yung sinasabi mo na gagamitin ko yung pangalan mo para makakain ako, grabe yun, ah. Sabi lang kasi, Ate Ayin, kunyari, magpo-promo tayo, hindi naman ako kumakain ng two-piece chicken, di ba, Ate Ayin? Tapos ang order mo daw po, two-piece chicken. Eh, alam naman po ng prod na hindi naman po ako kumakain dahil nga po nagpapapaya po. Okay, ano ngayon, ma'am, kung order siya ng two-piece chicken? Ako, kung mga staff ko, binibigyan ko pa ng five-piece chicken. So, anong pinagkaiba? Wala po akong problema dun, sir. So, ma'am, masama palang magkumain yung staff mo ng two-piece chicken? Sir, wala po akong sinasabing ganun. Ano dapat ang kakainin ng staff? Wala naman po akong ano dun dahil hindi din naman po ako yung nagbabayad dun, sir. Ah, yun nga. O, tapos... At kinukwento ko lang po sa inyo. So, wala na tayong issue dun sa pagkain. Okay, nararapat lang yung staff natin kumain, di ba? Oo naman po. Kasi nagpupuyat sila para sa'yo. Now, pangalawa, yung binibigay mong sapatos, sabi mo, hindi yan, terno. Gusto ko yung Puma terno, parang ganon. Yeah, yun, aminin mo naman, totoo naman yun. Ganito, Manika, di ba, sabi mo, laban ko yung mga sapatos, no? Which wala is... Wala pa yun dun, ate, hindi mo pa nalabhan, kakadating mo lang sa bahay nun, tingnan mo dun sa test natin. Oo nga, kasi nga, nung pumunta na ako sa bahay niyo, pinaayos mo yung sapatosan mo, di ba? Sabi mo po kay Sir Rafi, naglaba ka na ng 50 na sapatos nung araw na yun, wala naman po ikaw nilaban nun eh. Almost 50 pairs yun, Manika. Yung mga sapatos mo, wala sa 50 yun? Almost. Di po, nung humingi ka po sa akin ng sapatos, wala ka po pong nilalaban nun. Sabi mo kasi kay Sir Rafi, naglaba ka na nun eh. Naglaba na ako nun. At saka, may mga video nga ako eh. Nalampaso ka, hindi naman nalalampaso yung tiles eh. Paano din nalalampaso? Yung mama mo? Konting pahinga lang ako, magpaparinig na yun. Hindi mo kasi alam yung mga ganito. Dapat nga, hindi ko na sinasabi ito eh. Ma'am Manika, sige, kung ayaw mo mag-public apology na may nakikinig, kayo dalawa na lang. Tapos ngayon, ibibigay mo yung kulang na sweldo niya. Yes, sir. Okay. Okay ba yun sa'yo, ma'am? O, yun lang po sa akin. Actually, yung pinunta ko rin kasi dito talaga, yung hanggat mahinananahimik kasi, hindi matatapos yung mga ganitong issue. Alam ko hindi lang ako yung naaranas ng ganitong issue. Sana, maging eye-opener din to sa mga kagaya niya maldita. Parang ganun. Hindi ako mandito, Ate Ayin. Oh, ngayon, ang bait mo na. Ito yung sinasabi kong tamang oras para sa lahat. Kasi... So, gumaganti ka po ba? Hindi naman sa ganun. Pero at least, pag pumunta ako dito kay Idol, legal action to. Ma'am Ayin, kasi wala tayong ebidensya doon sa pagkakalat niya kamo na magnanakaw ka, walang nakapost, so wala akong criminal case. However, pumapayag naman si Miss Manika na ibibigay na yung sweldo mo, yung kulang. So... Ang gusto mo na lang, kulang lang sa'yo, public apology. Oh, kaso ang gusto niya is kaya na lang daw mag-usap. Miss Manika. Yes, okay po ako mag-public apology kung pinahiya ko po siya in public, sir. Pero hindi okay. Ko po siya pinahiya in public. Okay, sige. Gusto mo, Miss Manika, lalabas kami lahat, mag-usap kayong dalawa. Tapos pag nag-thumbs up si Miss Ayin, ibig sabihin okay, napapasok ulit kami. Okay ba sa'yo yan? Sorry po ako. Sige po, ito. Labas muna tayong lahat.
Okay ka na? Okay lang, sir. Basta yun lang naman hiling ko eh. Yung, kasi lalo na kayo mag-Christmas, di ba? Okay. So, ibibigay niya yung kulang na sweldo plus, yun, nag-sorry na siya. Mag-uusap na lang po kami sa phone ko na lang po. Okay na yun, Miss Manika. Opo, sir. So, dito natin tatapusin yung problema nyo. Opo, sir. Okay, sige. Good luck sa mga project mo. Thank you po. Sige po, Miss Manika. Eh, hindi ka naman makikilala pag sinabi Manika, no? Wala naman ang kalam. Pero, kaya? Paano makilala? Manika, ang lahi naman ng Manika sa tunay mong pangalan. Ang Tagalog po ng pangalan ko. Ah, kumbigyan kita ng alias na lang. Ano po? Chucky. Chucky, pwede? Ayun po, sir. Okay na sa'yo. At least malayo, Chucky. Chucky doll? Sabi ng mga staff, Annabelle, ayaw nyo. Pero alam po, yun Manika eh. Ah, sige. Manika, maraming salamat ha, sa tayo na binigay nyo sa amin. At least nagkayos na kayo, ha? Okay po. Okay, magandang hapon sa'yo. Thank you. Okay na. Salamat po. Pinagbigyan namin kayo ni Miss Manika at yun naman din ang gusto mo na makapag-usap kayong dalawa. Anong napag-usapan nyo doon? About nga po doon sa mga nagawa niya, parang hindi man kami talaga nag-uusap pa ng yung talagang settle down talaga na nakapag-sorryhan na. Pero parang pinarealize ko sa kanya na sana ako na yung last na tao na gagawin nila yung ganun. Kasi sana sa ibang tao kung magkaroon man siya ng bagong PA or kasambahay or ano man, sana pakitunguhan nila ng tao sa tao. Parang ganun. Nag-apology naman siya. Okay, good. Yun ang importante, yeah. Nag-apologize siya. Tapos sabi niya, siguro mamaya tatawag pa rin siya sa number ko. Ewan ko lang. Okay. Tatawag talaga. Pero magandang amo mo. Baka crush mo. Hindi siya crush na may mali siya. Yung ano lang, idol kasi, syempre. Sino naglalaban ng mga damit niya? Ako po talaga lahat. Lahat? As in lahat-lahat? Yes, yes. Grabe naman yon. Bakit wala ba silang ano, washing machine? Meron silang washing machine. Pero ako po lahat, pati bedsheets, kumot na makakapal, punda, towels. Pati sa nanay niya? Yes. Pati sa kapatid niyang batukan? Mga isang beses pa lang nangyari. Eh talaga naman, grabe naman palang Trinato sa'yo. Tama lang yun na nagpakumbaba siya at nag-sorry siya. Yun importante, nag-sorry siya. Ibang-iba sa mga kaibigan kong PA. Kaya nung nalaman niyo nung kaibigan kong PA din ng isang teen star, nagulat siya kasi yung nararanasan niya dun sa artista na amo niya, hindi ganun. Sige. Kasi iba po talaga yung PA sa kasambahay po. Of course, malayo po yon. Sige ma'am, ang importante, nagkayos na kayo at mag-usap na kayo pagkatapos nito. Okay. Sige, kung naman pag-usapan nyo doon, okay na kami roon, bahala na kayo. Pero kung sa tingin mo, lalo siya nagmataas at niloko ka lang niya, pwede ka naman bumalik dito. I wish you luck. Sana po magkayos na po kayo, mama. Salamat din, idol. Ingat sa lahat ng staff nyo po. Sige. Bro! Yung ganun.